Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Mama Sam. Magandang gabi. Hello, 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 hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago naming subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo sa channel ni Lauren Q at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Ayan. So yun, Mama Sam, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, kamusta ka muna? Ito, medyo masama ang pakiramdam, pero syempre, hindi yan rason para tumigil tayo sa ginagawa natin. Yes. So, ganun naman ako, Lauren, talaga. Hanggat kaya ko, laban lang. Ayan. So yun, ito na nga, Mama Sam. Grabe, nagsisimula na nga talaga, Mama Sam, ang Miss Universe 2022. At ang dami na nagsisidatingan, Mama Sam, sa New Orleans, kung saan doon gaganapin ang competition ng Miss Universe. Totoo yan, Lauren. Talagang lahat tayo excited na dahil kanya-kanya ng paandar ang mga kandidata na lumalahok pa yun dito sa Miss Universe. The Miss yes. Universe pageant is on. And then I'm so excited. Excited din ako na mabigyan tayo ng ng press pass dahil nag-message na nga sa akin yung Miss Universe organization. Pero hindi ako pupunta doon. Meron akong papupuntahin doon para insider natin. So, yon. So, I wish all the best para sa lahat ng kandidata na maglalaban-laban dito sa Miss Universe. I'm so excited talaga, Lauren, kasi ito na yung pinaka-exciting moment na hinihintay natin. And then, nauna na nga dyan na kandidata, for update lang, andiyan dyan na sila Miss Venezuela. And then, isa siya sa mga frontrunner ngayong taon na to, nauna na siyang tumating. At yung ibang kandidata ay talagang nagpupuntahan na sila isa-isa. So, expected natin today until the next day ay magdadating na ang mga kandidata na lalakok dyan sa Miss Universe. Yes, so Mama Sam, ready na nga talaga sila sa competition ng Miss Universe. Lalong-lalo na tong top contender na to si Miss Venezuela na nandun na nga, nauna na nga kahit siya yung nasa top contender. Mm-mm. Saka ng balita ko, nandun na rin sila Ivana Bachelor, nandun yes. na rin. And then, I'm not sure kung si Miss Colombia at saka si Miss Germany nandun na. Alam ko, send-off pa lang nila. But hindi ko alam kung dumating na sila sa pageant. But lahat yan ay naabangan natin. Tingnan natin yung mga susunod na eksena na gagawin ng mga kandidata na lumalahok nga dito sa Miss Universe. At saka syempre, kaabang-abang yung pambato natin na ayun nga, nag-send-off na nga kanina. Yes, speaking of Chelsea Cortese, pero to Mama Sam, may update ako. Miss Universe 2022 will use the same production in 2018. With 30 million baht production budget, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Okay. So, yung 2018, isa yan sa mga masasabi natin ng bonggang Miss Universe na kung saan binanap dito sa yes. Thailand. Okay. And then, sabi nga ganun, gagamitin daw uli yung production na yon dyan nga sa New Orleans kung saan gagawin ang Miss Universe 2022. For me, siguro mas maganda kung magkaroon sila ng sariling identity na for 2022 Miss Universe more than doon sa i-recycle nila kung ano man yung production na ginanap noong 2018. Nakakatuwa kung ayun yung plano nila, pero syempre, mas looking forward tayo, more upgrade, more parang production para sa bagong Miss Universe. Kung ako yung owner ng Miss Universe, eh bakit pa ako magkikreate uli na nagawa na? Syempre, mas ito ba talaga ang gagawin ng bagong Miss Universe 2022? Or gagayahin nga nila yung production noong last 2018, di ba? So, wala naman yun doon eh. Kumbaga, nandirito yan sa ano ba yung ipapakita nila ngayon. Kasi noong 2018, it's done already. So, nakita na natin yung production. So, mas maganda, looking forward tayo sa new production na i-create sana ng Miss Universe, di ba? And then, sobrang laki ng halaga ah. 30 million. Kung gagastos din naman ako ng 30 million, eh di mag-create na lang ako ng bagong production. Diba? Mm-mm. Pero Mama Sam, kung gagayahin nga nila yung production ng 2018, I think Mama Sam, much better yung may hango nga nung 2018 production pero wag sanang gayahin lahat para meron namang upgrade, diba?
For sure naman, Loren, hindi naman pwede i-copy naman nila kung ano yung ginawa nila noong 2018. Ang iniisip ko dyan, siguro yung katulad ng stage, yung pag-V, parang ganon. But tulad nga na sinabi ko, mas maganda, gumawa na lang sila ng new production more than doon sa nakita na at napakita na ng Miss Universe. Bakit hindi ba pwede mag-upgrade? Hindi ba pwede mag-create ng new one? Parang iniisip ko, hindi ganon yung Miss Universe. Hindi sila naggagawa ng production na nagawa na nila. So siguro halimbawa kung ano yung napakita nila sa Miss USA dati, ayun yung ginagawa nila sa Miss Universe, na i-upgrade lang nila ng new one. But I think mas mag-create ng new production ng Miss Universe more than gawin nila yung nakita na natin dito noong 2018. Hindi ako naniniwala sa lumabas na issue na yan. But let's see, tignan natin kung ano yung i-offer ng Miss Universe. Yes, o kung baka pakulo lang nila ng Mama Sam para pag-usapan. I don't think so na galing siya sa Miss Universe kasi galing siya sa Thai Sashes. Ayan. Pero ito na Mama Sam, kahapon nga nag-send off na nga si Miss Universe Philippines Celeste Cortez sa USA at ginawa ito Mama Sam ng Filipino community. Ano pong masasabi mo dito? Okay, yung Filipino community na nag-base sa USA, binigyan siya ng send-off. Yes. So maganda yun kasi syempre doon na nakikita natin na supportado siya ng mga Pilipino kung saan nakabase sa USA. So doon pa lang maipapakita na natin na grabe talaga ang suporta ng mga Pilipino pagdating sa Miss Universe Beauty Pageant. Yeah. At kahit sinong kandidata naman na ipadala natin sa Miss Universe ay binibigyan talaga ng importansya ng mga Pilipino community na kung saan nakabase dyan sa USA. And then maganda yan para kay Celeste Cortez at isa yung magandang sign na sinasabi na malakas ang laban ng Pilipinas sa competition ng Miss Universe. Yes, I agree naman po Mama Sam. At saka Mama Sam, dun sa red outfit niya, ano pong masasabi mo dito? Nagustuhan niyo po ba? She was very elegant yung dating. Filipiniana. Elegante yung dating. And then makikita mo na respetado yung itsura. So nakakatuwa kasi nandoon tayo sa nakikita natin kay Celeste Cortez yung pagbiing Pilipina talaga. Alam natin yes. na may tayo si Celeste Cortez pero dahil sa transformation na nangyari nga dito sa Miss Universe Philippines para sa kanyang laban sa Miss Universe, na palabas nila yung pagiging Pilipina ni Celeste Cortez. So hindi ko siya nakikita na may dugong Italiana, ang nakikita ko sa kanya ay isang pure Pilipina na, alam mo yun, simple, elegante, mahinhin, at nandoon talaga yung tinatawag na binibining Pilipinas. Ayan, grabe no. At saka Mama Sam, meron pa, sa kanyang interview, tinanong siya kung ready na ba siya at sabi niya Mama Sam, she's ready. At tingin mo Mama Sam, gaano na kaya ka-ready si Miss Universe Philippines Celeste Cortez? Alam mo, Loren, mula sa isang kandidata na magsalita na I'm ready, so ibig sabihin, ready na talaga siya. Siya lang naman kasi ang nakakaalam kung ready na talaga siya sa competition o hindi. Tulad niya na sinabi niya sa interview niya na matagal niya na itong pinagandaan at nandoon talaga na nag-training siya ng todo-todo. So, ibig sabihin nun ay handang-handa na si Celeste Cortez yung makipagsabayan sa lahat ng competitor niya dito sa Miss Universe. And looking forward tayo kung ano nga ba yung paghahandang iginawa ni Celeste Cortez para sa competition ng Miss Universe. So I'm so excited to see that. Yes, tsaka Mama Sam, grabe no kung sa mga Chase spoke well talaga. As in, na-improve niya na talaga yung pagsasalita niya ng English. Oo, so ganoon naman talaga. Kapag determination ka, magagawa mo maging okay at lahat. Mama Sam ito, sinasabi na may pinagawa daw si Celeste Cortez sa kanyang mukha. Tingin mo Mama Sam, mas bumagay kaya sa kanya ito? Okay, so ano ba yung pinagawa ni Celeste Cortez sa kanyang mukha? Ang pinagawa ni Celeste Cortez, pinaayos niya yung kilay niya. Hindi pinagawa, pinaayos yung kilay niya. And then, wala namang big deal doon kung aayusin yung kilay mo. Kahit sino naman, di ba? Pwede naman mag-ayos ng kilay kesa naman mag-eyeliner ka. So, para sa akin, kung bumagay ba sa kanya to, nakita naman natin na lalo siyang gumanda.
si Celeste, wala na dapat ipagawa sa kanya kasi maganda na talaga siya. Yeah. And then, I think ang pinagawa ni Celeste Cortez noon sa kanyang mukha, filter. Nagpa-filter siya ng lips, kung hindi ako nagkakamali. Plus, nandoon yung pinaayos niya yung kilay niya. So, yon. So, yun lang naman yung mga idinagdag kay Celeste Cortez. Yung filter noon-noon pa yan bago siya lumaban ng Miss Universe Philippines. Yes. But sa totoo lang, mas gusto ko yung mukha ni Celeste Cortez nung lumalaban siya sa Miss Earth. Talagang fresh na fresh yung beauty niya. But this time, yung pinag-aayos niya yung kilay niya, mas gumanda at mas bumagay sa kanya. Nakita mo talaga yung beauty sa mukha niya. At saka elegant, di ba? Saka mas naging ano, aliwalas talaga yung mukha niya ngayon. nung hindi ba pinagawa mama si Mikila, hindi ba maaliwalas yung mukha niya? Hindi. Kasi yung kilay kasi, siya yung di-define na ano ba talaga yung itsura mo? Ano ba talaga yung character mo? Ngayon yes. Kasi parang mas naging mukhang pulay yung itsura niya na parang nakita mo yung elegante sa mukha ng yung alam mo yon yung hindi katulad nung nakita ko noon na parang alam mo yung eyeliner niya, ang tapang-tapang ng mukha niya. So ngayon nakita mo na talaga very Filipina beauty. Ayan. Mama Sam, ito naman. Ngayong nagsisimula na ang Miss Universe 2022. Tingin mo Mama Sam, ano kaya ang chance ng Pilipinas maiuwi ang corona ng Miss Universe? So para sa akin syempre, nakita naman natin yung paghahanda ni Celeste Cortez, di ba? So, malaki yung chance, but it depends sa performance level na ipapakita ni Celeste. Ando doon siguro 60 by 40, parang ganon. 40% not, 60% yes, parang ganon. Depende sa sitwasyon, depende sa makakalaban, depende sa mangyayari. But nandoon yung chance, laging nandiyan yan. Hindi mawawala yan. But tulad nga na sinabi ko, kung ano yung pinagandaan mo, malalaman natin yung resulta sa darating na coronation night ng Miss Universe. For now, may chance na tayong makuha ang corona. Yes, hoping para sa corona ng Miss Universe 2022. And I hope, Mama Sam, sana mag-perform nga ng maayos si Celeste Cortez. And then, of course, wish all the best for her. And then, God's will, kung mangyayari to, mangyayari to. Kung para sa kanya to, para sa kanya to. So, tignan na lang natin. Instead na i-pressure kasi natin, bakit hindi, supportahan na lang support. Natin. I-pray na lang. Yeah. Kasi kahit ano pa man ang gawin natin, kung para sa Pilipinas yan, para sa Pilipinas yan. So, yun. So, maraming kandidata ang nag-hope. Maraming kandidata ang talagang lalaban. Nakita naman natin yung paghahanda din nila. Pero, syempre, nandun doon din na naghanda din, syempre, ang Pilipinas. And then, sa nakikita ko, andiyan dyan yung chance. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin? Ano nga ba ang chance ni Celeste Cortez makuha ang corona ng Miss Universe? At tingin ninyo, ano pa ba ang dapat nating asahan sa mga darating na araw para dito sa laban ng Miss Universe? Please comment below para at least malaman naman natin kung anong opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan namin ni Lauren Q. Ayan, so yun sa lahat ng tumutok sa amin ngayong gabi with Mama Sam. Maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and clicking na rin po notification bell para lagi kayong updated. So yun, always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganun, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan. Paalam! Thanks for watching!